Kamusta mga parts and welcome back to my YouTube channel. At it's been a while, medyo matagal-tagal tayo na bakante dahil of course nasa corporate world. Nasa corporate world din naman tayo, may work tayo, so naging busy lang tayo. But ngayon na medyo nakagulog-gulog na konti ay magkakaroon tayo or of course magbabike check tayo dito nga kay Ride Bikes. Na isa sa mga nakikita ko na bike na talaga namang napakaganda ng colorway at talagang napakaloud ng color. Kung gagamitin nyo sa kalsada ay I think kahit ako punang-puna na kitang-kita kayo kapag nagra-ride kayo mga parts. At ito nga mga parts ay walang iba kundi ang Colt Odyssey 1, no? Ang Colt Odyssey 1 mga parts ay may dalawang variant, meron tayong 27.5 at meron ding 29 mga parts. So ano pa hinihintay natin? Bike check na natin mga parts itong Colt Odyssey 1. Dito nga lang yan sa Ray Bikes mga parts. Yuk! So syempre mga parts, umpisahan natin tong ating official na bike check kay Colt Odyssey 1. Syempre, wala ba kundi sa official weight ng bike, all stock, gamit itong pantimbang natin ka timbangan natin kung ano nga ba ang official weight nitong si Colt Odyssey 1 mga parts. So okay mga parts, official weight ng ating Colt Odyssey 1 ay ayan, 14.16 kilograms all stock. Ang tinimbang natin mga parts is itong Odyssey 1 27.5. So kung 29er kung kukunin, sabihin natin mga estimate lang naman nasa 14. Lagyan na natin sa 14.25. But for 27.5 mga parts, 14.16 kilograms all stock mga parts. At yan nga ang official weight nitong Odyssey 1 27.5. Okay mga parts, mag-start tayo sa frame nitong Odyssey 1 27.5 made by Colt. Ang colorway nito mga parts ay yellow-green to black, faded to black na naka-matte color yan mga parts. Okay, 27.5 ang wheel size nito, meron ding 29. Ang size nito mga parts ay medium. So yung medium, syempre, sukatin natin yan. Yan nga. Ang mga parts, sukatin natin from kanyang seat post tube. 17. Yeah, 17 mga parts yung size. Sa yung kanyang reach. Okay, tinatin yung top tube. May umaakyat ditong tropa. Ayan, 56. Ayaw yung tropa. Nag-aakyat ng Adventure 1 27.5. Kusin nga pala tropa natin yan. Okay. So ayan, ayun yung size. And then ito maganda nito mga parts ay naka-tapered head tube na to. Yes mga parts, tapered head tube. At ang taas ng head tube nito, napansin ko lang stiff na stiff to. So, sukatin na natin para sigurado. So ayan, 5 inches mga parts. So may pagka-aggressive to kasi naka-stiff siya. So tingala ng konti yung pagka-geometry ng kanyang frame mga parts. Sa top tube geometry, wala naman ako masasabi. Straight naman siya pababa. Hindi, walang problema kung bababa ka or tataas or pagbaba mo from saddle sa rider, walang problema yan. And ang kanyang bottom bracket shell mga parts ay naka-threaded tight na. So ayan, threaded tight. Ang kanyang dropout mga parts is naka-quick release yung dropout. Then pagdating sa brake calipers mounting ay naka-IS siya. Ito, naka-IS yung brake calipers mounting. So tingnan natin yung clearance ng tires mga parts, okay? Natin yung clearance ng tires. Sa seat stay, sa gilid. Okay, ganda. 25mm. Tapos dito sa pinaka-bridge niya, 35mm. Ayun si Sim. Ayun, 35mm. So malaking clearance niya. Sa chainstay, 18. Sa bridge ng chainstay, 30. So knowing yung nakakabit dito is naka small knobs na fast rolling tires. Naka 27.5 by 2.1. Okay, yan yung pinaka tire clearance niya. So naka full
alloy na po itong frame na to, and then naka-internal cabling sa side ng down tube, even though mayroon pa rin external dito sa ilalim ng kanyang top tube, which is the brakes, mga parts. Alright, so ito yung pinaka mounting para sa battle cage, and titingnan natin ngayon yung diameter ng kanyang seat post. Lang, ha? Pero to, mga parts, may ano na ako dito, pero gusto ko sakto. Ayan, no? 27.2. Pero nakita, sorry. Ayan, 27.2, medyo malabo. Ayan, diameter, 27.2, medyo malabo, pasensya na. So, ayan. Alright. Okay, balik lang natin. Baka pagalit na tayo ni Kuya Dilan. Okay. Okay, ayan na. So, yan for the frame. So, tinignan ko na ito. Naka-shield bearing na rin. Naka-shield bearing na rin yung kanyang headset. Pati yung bottom bracket. Shield bearing na rin yan, mga parts. One thing. Naka-smooth weld siya. Pwede rin dito sa head tube, top tube connection. Top tube to seat post, seat post tube connection. Dito na lang talaga sa baba. Ng seat post tube, down tube connection yung kita yung welding marks. I may say mapagkakamalang carbon, pero kung titingin, alam ko kagad na hindi pa siya carbon, mga parts. At the same time, meron na siyang abang para sa baggage carrier. Ito, makikita nyo. And dito, malapit sa dropout. So ayan, for the frame ni Colt Odyssey 1. For the fork, mga parts, pag tinignan nyo, parang familiar, no? Ako ka, mga parts, yung mga dati yan na nagra-ride, familiar siya, para siyang Epicon. Yes, mga parts. So for the fork, mga parts, ito is powered also by Colt. So tinignan ko siya, mga parts, yung kanyang stanchion tsaka yung lowers niya is steel, pero pagdating dito sa pinaka crown niya ay naka aluminum na. So naka ano pa to, mga parts, non-air pa to, na naka preload. Ito yung preload adjustment siya. So naka coil pa siya, pero may manual lockout na siya dito, lockout. Okay, naka steel yung stanchion, yung dropout niya naka quick release. Ang travel nito, mga parts, ay kailangan yung travel nito. Iba tayo ngayon ng ano, ng binablogan natin, kasi puno ng stocks ngayon dito sa Ride Bikes, may mga bagong dating. So ang travel, mga parts, 100. Ayan, 100 yung travel, mga parts. Alright, so yung haba na kanyang steerer tube is 8 inches. Alright, 8 inches, and then yung kanyang clearance from dito sa arc sa ibabaw, ayan, 30mm sa ibabaw. Sa pinaka side niya ay 28mm. Okay, and then pag tinina natin tong pinaka, hinihingal tayo, parang gutom pa. So ito yung pinaka mounting ng calipers niya. Yung caliper mounting niya naka IS din, mga fans. Okay, so ayan. So ito yung preload. Sa ibang nagtatanong, yung preload kasi dito mo may adjust yung play ng tinidor mo. Okay, sa preload. Okay, may adjust yan. Okay, so ayan. Ang ganda ng tinidor niya. Cool. Parang siyang Epicon, mga parts. For the cockpit set, mga parts, is also powered by Colt. Ayan, Colt yan. Naka medium rise to, mga parts. And tingnan natin yung natin. Oy, steel yung handlebar. Aluminum or alloy, aluminum alloy yung stem. Seat post, alloy din. So, tong handlebar niya, mga parts, is steel pa. Alright, so sukatin natin yung haba ng kanyang handlebar, mga parts. Ang handle part niya, medium rise. Okay. 690. Ang haba. 690. Yung stem nito, mga parts, ang haba ng stem nito is 70. Ay, 70. And then, ito yung seat post niya, 27.2 by 350. Yung haba. And yung saddle, maganda naman yung saddle niya, I may say. May pagka-sporty look. Not so thin, not so fat. So, nasa gitna lang ang karaniwan. Ayos na ayos na. Saktong-sakto, lalo sa mga newbie. So, ayan. For the cockpit set. Parts. So, ito nga pala, no? Pasensya na. Oh, no! Ito nga pala yung kanyang handlebar grip ay standard na rubber.
So ayan, hindi siya locked on. So yun, pinapasok din din siya. Wala din siyang bar end cap. Right. So ayan mga parts. For the cockpit jack. When it comes to drivetrain, no? Iba yung boses ko mga parts. No? Medyo lang araw pa yung stress sa presentation sa client sa work. Sorry. For, okay, back to the ball game. When it comes to drivetrain, this is powered by Microchip XLE. So pag nakita nyo, may premium eh. May dating eh. So pag tinignan mo nga at a glance, parang SLX. Okay, XLE Microchip 10 speed po ito mga parts, naka 1x10, so naka clamp type, and may shifting indicator, although walang numbers para sa shifter mga parts, ha? And pagdating dito sa kanyang cogs ay nakakaset na mga parts, nakakaset na to na naka 1142 cassette type na cogs. Ang kanyang RD is also powered by Microchip XLE mga parts. So ang kanyang ang chain ito is DYC, powered by DYC. And of course, the crankset, ito, yung pinaka-crankset niya is also powered by Colt na naka 1x. Naka 3040 na narrow wide chain ring yung nakakabit dito. Yung haba ng kanyang crank arm, 100... Okay. 175 mga parts. Tapos ayan. Okay. So ito, yung pinaka narrow wide chainring niya steel, and then itong pinaka crank arm niya is alloy na mga parts. Okay? So ayan, para sa kanyang drive train. For the brake set is powered by Simers SB hydraulic brakes mga parts, at naipakita ko na nga sa inyo ang mounting ng caliper dito sa pinakatinidor ay naka IS and powered by 160 diameter na rotor na bolt type, same as doon sa likod. So yung kanyang caliper mounting ay IS. Okay, so yan for the brake set mga parts. So for the wheel set mga parts is also powered by Colt. And tinignan ko na yan, aluminum na yan or alloy. Yung pinaka rims niya, double wall alloy na siya. And then yung spokes niya is naka 32 holes hubs. Yung hubs niya, alloy na. Etong spokes ay, eto steel. I don't think kung steel or stainless steel to. Okay? So ang kanyang wheel or tires is powered by Kenda na 27.5x2.1 small knobs, fast rolling tires harap at saka likod. Ayan, harap at saka likod. Ayan. So ayan, I think yung kasama nitong inner tube ay naka shredder pa, hindi pa siya naka press mga parts. So quick release yung kanyang mga skewers, harap tsaka likod. And generic hubs yung ginamit. Oh, even though generic siya, ano na naman siya, alloy na siya. Hindi pa siya steel. Check na natin. So yun mga parts for the wheelset. So mga parts, ito yung mga colorway nitong si Odyssey 127.5. Yung kanina is parang yellow-green. And then ito meron silang blue. Ayan. And then 27.5 meron yung red. Sa 29er mga parts, ito yung kulay na meron nila. So wheel size lang yung pinagkaiba para sa Odyssey 1 mga parts. Sukatin natin yung small. Lang. 17 yung medium nila. Yung small, para alam din natin kung ano yung size ng small nila. Small is, oy, ang ganda. Sakto, ang ganda nito. 15 mga parts yung small. Size 15. So sa mga medyo hindi biniyayaan ng height ng mga tropa natin, mga kasipa natin, mga parts natin, maganda tong sizing nitong si Odyssey 15, yung small nila. Okay? Ayan. So mga parts, ito naman, kanina, di ba? Odyssey 1, may 27.5, may 29. Ito naman mga parts, Adventure 1, 27.5. Small, size 15 din yan. Ang pinagkaiba lang niya sa Odyssey,
bukod sa wheel size ay in terms of yung kanyang drivetrain. So yung sa Odyssey 1 naka microchip XLP 1x10, ito microchip 1x9. So ayan. Baka malito lang kayo mga parts, may mga model yan. Then check nyo kung ano yung pinagkaiba. Titingnan nyo sa drivetrain and sa sizing and at the same time yung wheel size. So kung makikita nyo rin yung pinaka tinitur niya, parehas lang talaga, as in parehong pareho, tapered din to mga parts. Okay? So ayan mga parts, tapos na tayo sa bike check. Bumaba tayo dito kasi hindi natin alam yung presyo, nakalimutan natin. Oh no! So, ito yung binigay sa atin yung presyo. Okay, ito yung presyo natin. Bali yung mga price, mga parts, nilalagay ko na sa description sa baba. Okay, kung medyo naiinip kayo sa video, tingnan nyo na kagad sa description sa baba. Okay, parang awa nyo na mga parts. Okay. So una, para dun sa ano, ito yung listahan, para wala sablay. Para dun sa Cult Adventure, yung 27.5, 12,000 pesos. Tapos yung 29er nun, 12,500. Yes, mga parts. So, sinabi ko naman yung ang difference nun. Yung Adventure, naka microchip, tapos naka 1x9 speed. And then, for the Cult Odyssey, yung 27.5 is 15,000 pesos. Tapos yung 29 ay 15,500. Yun, 15,500. So, laging 500 yung difference ng dalawa. Okay. Wheel size lang din naman pinagkaiba. So, as I've said, yung Odyssey naka 1x10 tapos naka microchip XLE yung kanyang drivetrain. So, definitely yun lang ang pinagkaiba, mga parts. So, ayun na yung presyo. So, yung price din, lagay ko na sa description dyan sa baba. Kung medyo naiinip yung sa ating video, mga parts, pasensya na kayo. But of course, we would like to emphasize first the proposition of the bike bago tayo mag-dwell sa price. Pero nilalagay ko na ngayon sa description sa baba. Tingnan. It's nice to be back at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating vlog. Medyo si Darius gala, medyo wala, mama, no, matamlay si Ka Darius natin. Medyo wala, matamlay. So, ayan, magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating mga vlog, mga parts. So, nice to be back. Nice to be back. You!